sa pagpapatuloy ng aking pagpunta sa mga sementeryo kung saan ay nakahimlay ang mga sikat na artista, dating presidente, mga politiko, mga atleta at mga kilalang personalidad, ay isa pa ulit sikat na artista noong dekada 30 hanggang 50 ang aking binisita ulit sa Manila North Cemetery. Dito ay nakahimlay si Fernando Poe Sr., katabi ang kanyang asawa at mga anak na sila FPJ at Andy Poe. Ating balikan ang kanyang naging buhay noon at muling sariwain ang kanyang mga pelikulang nagawa. Pero bago ang lahat, kung hilig mo ang mga video katulad nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Si Alan Fernando Poe E. Reyes, o mas kilala bilang Fernando Poe Sr., ay ipinanganak noong November 27, 1916 sa probinsya ng San Carlos sa Pangasinan. Napangasawa niya si Elizabeth Gatbonton Kelly at sila ay binayayaan ng anim na anak. Ang kanilang mga anak ay pawang mga naging artista din noon katulad ni Ronnie Poe o FPJ, Fernando Poe Jr. o Andy Poe, at ang kanyang anak sa unang asawa na si Conrad Poe, Genevieve, Frederick at Evangeline. Si Fernando Poe Sr. ay lumaki sa Maynila kung saan siya nagtapos ng elementarya sa Premier Maysik Primary School. Nag-aral naman siya ng sekundarya sa Sampaloc Intermediate School at lumipat at nagtapos sa Arroyo High School noong 1931. Nagtapos naman siya ng kolehiyo sa University of the Philippines sa kursong Bachelor of Science in Chemistry noong 1935. Taong 1937 hanggang 1938, siya ay nagtrabaho bilang chemist sa Blue Star Products Company at paminsan-minsan ay lumalabas sa mga pelikula. Si Fernando Poe Sr. ay nag-enroll din sa Philippine Dental College at nagtapos sa kursong Dental Medicine noong 1942. Si Fernando Poe Sr. ay tinaguri ang hari ng mga bituin noong kapanahunan niya. Isa siya sa tatlong malalaking pangalan sa showbiz kasama si Rogelio de la Rosa at Leopoldo Salcedo. Nagsimula ang magandang takbo ng karera sa pelikula ni Poe Sr. noong 1938 sa pelikulang Zamboanga kung saan nakatambal niya ang nooy popular na aktres na si Rosa del Rosario. Ang pelikulang ito ay nilagyan ng subtitles at ipinalabas rin sa ibang bansa katulad sa Espanya, Finland, France at Estados Unidos. Dito na nagunahan ang mga producers upang makuha si Fernando Poe Sr. Ngunit sa bagong exotic film siya pumirma ng kontrata na itinayo nila Jose Nepomuceno, Julian Salgado at Jesus Cacho. Naging box office star siya ng kumpanya dahil sa tagumpay ng mga pelikulang kanyang nagawa katulad ng Giliw Ko noong 1939 na pinagbibidahan nila Eli Ramos kasama sila Mila Del Sol, Flu de Lis at marami pang iba. Punit na bandila noong 1939 katambal niya si Lucita Goyena, Datu Talim noong 1940 kasama rin sila Luningning, Mona Lisa at marami pang mga sikat na artista. Bayani ng Buhay noong 1940 kasama sila Paraluman, Mona Lisa at marami pang iba. Alaalang Banal noong 1940 pa rin katambal si Lucita Goyena, Dilim at Liwanag sa parehong taon katambal pa rin si Lucita Goyena kasama sila Mona Lisa at Ben Rubio. Dalagang Pilipina noong 1940 katambal pa rin si Lucita Goyena. Ang tambalan nila ni Lucita Goyena noong 1940 ay tinagurian silang Queen and King of Philippine Movies. Taong 1941 nang gawin niya ang pinakamatagumpay niyang pelikula na Polaris. Dito ay sumikat siya ng usto kung saan ay nagbigay sa kanya ng sobrang kasikatan. Sa kasamaang palad ay sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nahinto ang mga aktibidad sa pelikula. Si Fernando Poe Sr. ay miyembro ng Reserve Officers na Hukbong Pwersa ng Pilipinas. Ipinatawag siya upang sumabak sa digmaan sa ilalim ni General Simeon de Jesus. Nakipaglaban sila sa Bataan kung saan ay nagligtas siya ng mga sibilyan
habang ang lugar ay binabomba ng mga Hapones. Bumagsak ang bataan at nasakop ng mga kalaban. Isa si Fernando Pausino sa nadakip at dumanas ng matinding hirap sa Death March. Nalagpasan naman niya ang hirap at kalaunan ay pinalaya. Siya ay nagkamit ng ranggong kapitan sa nagaganap na digmaan, ngunit dumating ang pagkakataon na kailangan niyang talikuran ng pagiging sundalo upang magpakasal at unahin ang kanyang pamilya. Nang matapos ang digmaan noong 1946 ay nagtayo siya ng sarili niyang production company, ang Polaris Films, na hango sa kanyang pelikula na Polaris. Ang unang pelikula ng kanyang ginawa na mula sa Polaris Films ay ang Dugo ng Bayan noong 1946, katambal si Patricia Mijares. Nasundan pa ito ng ilang mga pelikula katulad ng Awit ni Polaris noong 1946 kasama sila Flora Mirasol, Oscar Kiss, Pugo at Togo at marami pang iba. Hanggang Pierre noong 1946 pa rin na pinagbibida nila Patricia Mijares, Tito Arevalo at Pugo at Togo. Hagibis noong 1947 katambal niya si Erlinda Cortez, kasama rin sila Rosa Mia, Virginia Warren at marami pang iba. Limbas noong 1947 pa rin katambal si Erlinda Cortez. Anak Pawis noong 1948 kasama pa rin si Erlinda Cortez, Rosa Mia at marami pang iba. Taong 1951 nang gawin niya ang pelikulang Darna na siya ang direktor. Ang pelikulang ito ay pinagbidahan ni Rosa del Rosario bilang Darna at Cristina Aragon bilang Valentina. Isang napakalaking tagumpay ng Darna sa Pilipinas na maging sa ibang bansa katulad ng Thailand at Indonesia ay naipalabas ito. Isa pa uling pelikula ang kanyang ginawa at dinirek noong 1951. Ang pelikulang Basag na Manika na pinagbibidahan ni Mila Nimpa na gumanap na batang minamaltrato. Ito na rin ang naging huling pelikulang nagawa at dinirek ni Fernando Poe Sr. October 21, 1951, si Fernando Poe Sr. ay nagpatingin sa isang klinik dahil sa iniindang pananakit ng balakang. Inakala niya na ito ay dulot lamang ng pinsala dahil sa isang laro sa isang party. Walong mga doktor ang nagtulong-tulong upang alamin at gamutin ang kanyang kondisyon. Kinabukasan ay nahirapan na sa paghinga at nananakit na ang kanyang leeg. Napag-alaman na si Fernando Poe Sr. ay nakagat ng isang aso. Ngunit kalaunan ay binigyang linaw ni FPJ na ang sanhi ng kamatayan ng kanyang ama ay dahil sa isang sugat na nadilaan ng isang aso. Naging dahilan upang magkaroon ng sakit na rabies ang sikat na aktor. Makalipas ang 2 araw, si Fernando Poe Sr. ay pumanaw sa edad lamang na 35. Naiwan niya ang kanyang asawa at 6 na anak. Maging ang nagdadalamhating 100,000 mga tagahanga, kaibigan at kapwa artista. Umabot ng halos 60,000 mga tao ang dumalo sa misa para sa aktor at kalahating milyon naman ang nakipaglibing upang ihatid siya sa kanyang huling hantungan, kung saan ay nag-aantay naman ang 300,000 mga tagahanga sa sementeryo. Ang yapak ni Fernando Poe Sr. ay sinundan ng kanyang anak na si FPJ. Naging isa ring pinakamalaking pangalan at pinakamaningning na bituin sa pelikula. Tinagurian pang ang hari ng pelikulang Pilipino. Sa loob ng 80 taon, ang ligasiya ng mga Poe ay mananatili sa 4 na sulok ng showbiz. Mga pangalan na kumikislap sa sobrang ningning. Mga pangalan na respetado at tinitingala ng kahit na sinong Pilipino sa ating bansa. Mga pangalan na umukit ng kasaysayan sa showbiz na mananatili sa puso't isipan ng mamamayang Pilipino. Palagian lamang umantabay dahil marami pa tayong pupuntahang mga sementeryo kung saan ay nakahimlay ang mga sikat na personalidad katulad sa Loyola Memorial Park, Manila Memorial Park, The Heritage Park, Manila North at South Cemetery at marami pang iba. Hanggang dito na lang guys, thank you for watching. See you on the next video. God bless.